So guys, nagbabalik na naman si Boss Lucio at may ipapakita ko sa inyo, especially sa mga naghahanap ng Black Team PC set. Dahil nandito ang mga pinadala sa atin ni Ninong Galax. Nandito yung kanilang bagong headset guys. This is the Galax Sonar 4. It's kulay black. At nandito ang Galax Slider 03. It's kulay black. At syempre, the Galax RTX 3060 Ti na kulay black. Syempre, merong PC case yan. Okay, ito ang isa sa mga bagong case ng Galax. Okay, this is the Galax Rev 05. Syempre, it's kulay black. And take note lang mga kapatid natin na alam nyo ba, ang Galax ay isa sa mga affordable gaming peripherals and gaming components. Kaya I hope magustuhan nyo to. Tara, umpisa na natin. So first mga patid, like what I said, ito ay padala sa atin ni Galax. So that's why gusto ko munang pasalamatan ang ating sponsor for this video. Ito nga ang Galax. Maraming maraming salamat sa pagtitiwala nyo kay Boss Lucio. At syempre, mas marami pa sana tayo matanggap mula sa Galax. Mas maganda sana Galax kung meron na tong kasamang monitor, keyboard, kumpletong-kumpleto na. So dito sa video na to, mag-short unboxing tayo. And onting explanation about the products. And then third mga patid, bubuin natin yung case. Lalagyan natin siya ng laman like the PC components mga patid. Eh yung gagamitin nga natin ng mga components guys, it's all black. So guys, it's a Black Team set mga patid. And sa lahat ng mga ipapakita kong product sa inyo, ilalagay ko po yung link dyan sa ating description box para ma-direct na po kayo sa store nila once na gusto nyo bilhin. So first, ito nga ang Galax Slider 03. Syempre dahil mag-unbox tayo, nandito ang ating legendary cutter. Again mga patid natin, I'm looking for sponsor na magbibigay sa atin ng cutter, okay guys, or ng knife pang-unbox. So guys, pack. So tabi na natin itong box. What a look guys. What a finish mga patid natin. It's matte finish here. And syempre the branding of Galax is here. And nagustuhan ko dito yung gilid niya guys ha. Okay, so makapit siya kaagad sa kamay. Wow. So it's a wired gaming mouse mga patid natin. And like what I said mga patid natin, this is RGB. And meron itong 7 programmable macro key. Lalo na sa mga gamers na kagaya ko mga patid, sobrang helpful ng mga macro key pagdating sa mga mouse. And para naman dito sa kanyang ilalim, meron siya ditong 4 na PTFE skates. Okay. And para sa kanyang optical sensor, meron itong 7,200 DPI. Not bad na mga patid natin. Actually, hindi naman natin ginagamit yung sobrang taas na DPI. Lalo na sa mga Valorant player dyan, 800 to 1,000 DPI lang naman guys. Sobrang masaya ka na. Para sa kanyang design mga patid natin, this is the ultralight honeycomb shell design. So, mapapansin nyo guys, para siyang honeycomb. Pero guys, yung normally na honeycomb mga patid natin, butas-butas. So, yung ginaya dito guys, is yung shell lang niya. Okay? So, para sa materials na ginamit sa kanya, syempre mga patid natin, it's a plastic. Pero hindi siya tinipid. It's look premium. So, para sa akin guys, napakaganda nito for gaming. Lalo na guys, yung kanyang gilid. It's rubber. So, hindi siya mabilis malaglag or mabilis kumawala sa kamay mo. So, para sa akin guys, it's good to use for FPS games. Plus pa doon, may RGB. Diba? So, next naman natin, this is the Galax Sonar 04. Mga patid natin na RGB gaming headset. So, sa loob ng box, mga patid natin, may box ulit. At syempre, hindi mawawala ang branding dito guys. The Sonar RGB headset. So, pagbukas, wow, black na black, black na black. So sa loob ng box mga patid natin, meron din siyang extra 3.5mm jack para sa inyong audio and microphone. Una sa tinitignan ko pagdating sa headset guys is yung ear valve. Okay guys, this Galax Sonar 04 mga patid natin ay ginamitan nila ng high quality leather. Para sa akin, it's a good job. Syempre supporting din ito ang surround 7.1. So guys, pwedeng-pwede siyang gamitin sa mga FPS mode mga patid natin. Rinig na rinig mo ang footstep. Oh. And syempre dahil nga sa kanyang ear muffs guys, it's over the ear. So means mga patid natin, once na sinuot nyo siya guys, medyo mababawasan yung panrinig ninyo sa background noise. Okay guys, so magpo-focus yung tenga ninyo doon sa game na nilalaro nyo or sa any music video na pinapakinggan ninyo. Sinabi ko rin kanina, this is RGB headset mga patid natin. Meron itong marquee RGB lightning. So pag sinabing marquee RGB lightning mga patid natin ng Galax, it's default lang po yung kanyang RGB. So hindi mo pwedeng kontrolin, may sarili siyang program. So meron siya ditong switch mga patid natin na simple it on and off mga patid pagdating sa kanyang RGB.
And syempre dito rin natin makikita sa controls guys yung kanyang mute and unmute button. And syempre the volume rocker. And dito rin yung ating 3.5mm jack para sa audio if gusto mong gamitin yung jack na pinakita ko kanina. So para sa kanyang interface mga patid natin, this is a USB-A. Syempre mga patid, may RGB siya, so need niya ng voltahe or need niya ng volts para umilaw yung RGB. And also mga patid natin, the cord. Okay, this is a braided cord mga patid natin. So means hindi siya tinipid. And nagustuhan ko rin dito sa headset na to mga patid natin, napaka-flexible niya oh. Diba? Nice. Yun nga lang, hindi mo naiikot dito yung earmuffs guys if you want to put on your neck. Pero it's okay lang naman. And also mga patid natin, meron siyang built-in microphone dito. And this is the omnidirectional. So means mga patid natin, medyo malakas siyang pumikap ng sound. And also meron siyang LED indicator dito guys. Makikita mo pag naka-mute siya and naka-unmute. And para sa kanyang headband adjuster dito guys, makita nyo po sa loob na it's alloy. So means mga patid natin, na kahit po sobrang flexible niya, hindi siya mababalik. So good job dito. Napakaganda ng headset na to. Bagay na bagay ito sa ating Black Team. So next naman natin guys, isa ito sa mga pinakagusto ko dito. This is the Galaxy RTX 3060. And hindi lang siya basta 3060. This is a TI. So buksan na natin. Dito sa Galaxy guys, hindi talaga mawawala dito yung kanilang tagline. What's your game? Okay, that's the tagline of Galaxy. So this is 8GB memory mga patid natin. At excited ako kasi 3060 lang yung gamit ko. And thank you sa Galaxy dahil meron na po ako ng 3060 Ti. Siyempre bumugad sa atin dito ang paperwork, the user's manual. At guys, wala akong pakialam dyan. Dito tayo may pakialam. This is the GPU guys. And also meron siya ditong wire para sa RGB guys, sa 4 header mga patid natin. So kung walang 4 header yung motherboard ninyo, it's okay lang, pero default lang yung RGB niya. So bubuksan na natin ang GPU. Amoy! Factory! GDDR6 mga patid natin. And meron itong PCIe 4.0. Yan naman ang mga advantage talaga ng mga 30 series. And syempre mga patid, makita natin dito yung dalawang dual fan niya. Dalawang dual fan. Wow! Okay? Dual fan. At may size ito na 102mm. At kung mapapansin nyo guys, ang kakaiba yung kanyang blades dito. Meron itong total 11 blades each fan. So para naman dito sa kanyang mga ports, mga patid natin, itong RTX 3060 is supported ang HDMI 2.1 at tatlong display port. And syempre, dahil ito ay Galaxy, hindi mawawala dito ang one-click OC, mga patid natin, na pwede mo makita sa kanilang application, the X-Tuner. And syempre, dyan mo po pwedeng kontrolin yung RGB. Supported nito ang Aurasync, Mystic Light, anything mga patid natin, RGB software, po pwede itong Galaxy 3060 Ti. And also mga patid natin sa backplate, kitang-kita nyo naman, napaka-pogi, it's all metal. And syempre mga patid natin sa harapan, it's plastic. So itabi na natin yan kasi bibuild natin to mamaya. Last but not the least natin guys, this is the Red 05 mga patid natin. It's all black case mga patid. From Galaxy. So supported na ito mga patid natin ang ATX, Micro ATX mga patid at ITX guys na motherboard. And may libre na po siyang apat na CPU fans guys. Okay, 1, 2, 3, 4 sa harapan and isa sa exhaust. And also mga patid natin dito sa ibabaw, pwede po dito ang 240 and 360 na AIO. And also mga patid natin, this case is supported ang vertical GPU. Bibihira lang po sa mga case ngayon, lalo na kung under the budget ang supported ang vertical GPU. And but also guys, tignan nyo naman yung front ng ating case. Napaka-premium ng ating datingan dito. This is a mesh front panel guys na dinisenyo ng Galaxy para sa maximum performance ng cooling. Okay guys, so napakaganda ng airflow netong case na to. And also mga patid natin, meron din pong mesh dito sa ibabaw. And then dito rin natin makikita the power button and reset button. And also meron siyang dalawang slot para sa USB 2.0 at isang slot para sa USB 3.0. At syempre hindi mawawala dyan yung dalawang jack na 3.5mm para sa ating mga audio. Tara, buuin na natin itong mga binigay sa atin ng Galaxy. Naisip kong tanggalin dito yung fans na kasama dito ng Rev 5 dahil guys, meron akong Galaxy na fans dito na ARGB guys. So mas maganda yung RGB nito. So ito yung gagamitin natin. So ito yung ating mga ARGB Galaxy fans. So ito yung ipapalit natin. So next, kunin natin ang ating motherboard at ilagay na natin dito sa ating PC case. So this is the ATX mga patid natin na motherboard. So saktong-sakto siya. Next, kunin natin ang AIO natin, ang all-in-one cooler natin. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Ako guys, ito gagamitin ko.
So now, mga patid natin, kahit papano, medyo okay na yung cable management natin dito. Okay, guys? Kung tingin nyo pangit, comment down below. So now, kunin na natin yung ating power supply. Whew! At kabit na yung power supply, once again, cable management. So ngayon, ang last part, ang pagkabit ng GPU. So first, kailangan nyo munang sukatin para alam ninyo kung ano yung tatanggalin ninyo dito na part. So guys, tapos na. So ngayon, try na natin siyang buksan. Tignan natin kung andar. At syempre, mga patid natin, papasukan natin kayo ng mga sexy B-roll or sexy montage. So yon mga patid, nakita nyo na yung ating malupit na montage, guys. Ayan, gumagana ng maayos dito yung ating system unit, mga patid natin. Again, this is the black team, mga patid natin, ng Galax. Okay, lahat ng ito ay mga bago nilang products ngayon. Again, this case, this is the Galax Rev 05. And syempre, mga patid, yung ating GPU na ginamit dito, this is the Galax RTX 3060 Ti. And syempre, this headphone, mga patid natin, na umiilaw-ilaw ngayon, napakaangas. This is the Galax Sonar 04 RGB Gaming Headphone. At syempre guys, nandito rin yung ating RGB mouse, mga patid, the Galax Slider 03. And ang lahat ng nakita nyo dito guys na ginamit ko ay nandyan po sa description box if you want to buy, mga patid, para ma-direct na kayo sa kanilang store. So again, mga patid natin, ito po ay sobrang mura lang. Guys, alam naman natin guys na si Galax isa sa mga affordable na sobrang sulit, sobrang worth it bilhin pagdating sa gaming peripherals and components. So ngayon, para sa akin, if you're looking a PC case guys para sa iyong mga black set, mga patid, or black team, subukan mo tong Galax Rev 05, mga patid natin. Again, this is the ATX case, mga patid. So kita nyo naman na pasok yung ating ATX motherboard, and meron pa tayong radiator sa ibabaw guys, suwak na suwak, and then the airflow, mga patid natin. Maganda po ang cooling system netong case na to. And also, partneran mo pa netong headphone na to, mga patid, eh talaga guys, wala na. Sobrang ganda ng kanilang combination, at lahat guys, it's branding, mga patid. Maganda rin kasi, mga patid natin, minsan kung ang iyong setup is isang brand lang. The mouse, mga patid, hindi naman na tayo masyado maghahanap dito guys ng mga kakaiba. Dahil again, meron naman siyang honeycomb shell, mga patid natin. So medyo ergonomic siya. And plus pa doon, this is a gaming mouse. And the headphone naman, mga patid natin, actually, hindi naman ako ganun kaselan sa headphone. Like what I said, ang lagi ko lang tinitignan is the earmuff, mga patid natin. Dapat po talaga, hindi po siya ganun kainit or mabilis magtukla. Pero guys, ginamitan naman ito nila ng high quality leather. And guys, it's over the ear at meron siyang surround 7.1, mga patid natin. So para sa akin guys, it's worth it na. So guys, again, maraming salamat po. Siyempre, dito sa sponsor ng ating video, ito ang Galax. Maraming salamat po sa inyo. Sana mas marami pa pong Galax product ang ma-features dito sa ating channel at ma-unbox natin, di ba? Saktong-sakto, wala pa akong 3060 Ti. Maraming salamat po. Malapit na po tayo mag 100K. Guys, nag-aantay na sa inyo ang mega giveaway ni Boss Lucio para sa ating Race to 100K giveaway. Hey, kung gusto nyo pa makakita ng mga PC building, any PC components, unboxing, stream tips, mga patid, eh, alam nyo na yan guys. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung malita bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. So again, mga patid, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!